Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo gumawa or gumamit ng animation sa ating mga PowerPoint presentation para mas maging professional looking ang ating mga presentation. So kagaya nito, na once na clinic natin tong picture ko, lalabas ang information about the pictures. Ayan, then some animation na kagaya nito na automatic nag-a-appear ang mga images or yung mga icons na gusto nating i-appear. So, hindi na tayo magkiklik ng magkiklik. Ayan, so, look at this. Ayan. And then this one, so kapag clinic natin tong icon na to, yung video icon, so lalabas yung video natin. So, paano tayo gumawa niyan? So, just watch my tutorial and please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga videos. Thank you! Okay, so once na nakagawa na tayo ng ating mga slides, naka-layout na tayo, so saka tayo gagawa ng animation, syempre. So, ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumamit ng animation na kapag clinic natin tong picture, lalabas tong welcome to my presentation. So, paano natin ginawa yan? Using the trigger lang. So, for example, ito yung mag-a-appear. Yung welcome to my presentation, sabay sila. So, paano tayo magse-select ng dalawang selection sa ating text or any images. So, gawin natin, click lang natin to, then hold the shift key para ma-select din natin yung pangalawa. Then, i-group natin. Ayan, shape, format, then group. So, naging isang image na siya. So, ang gagawin natin, so ito yung mag-a-appear. So, yan yung lalagyan natin ng animation. So, click nyo lang tong animation tab. Then, kung mag-float in siya, from bottom, so yun ang i-select natin kasi may mga effect option naman, float up or float down, pwede natin gamitin to. So mas maganda mag-float up siya. Yan, mag-float up siya once na-click daw to. So so once na naka-select na tayo ng animation float up, i-click po natin tong trigger. So, magti-trigger siya once na clinic si picture 1. So, si picture 1 kasi ito yon, picture 1. So, try natin. Ayan. So, pag dito ako nag-click, hindi siya mag-a-appear, di ba? So, ang gagawin natin, so, i-click natin tong image. So, mapapansin nyo, nagkaroon ng hand icon. So, kapag may hand icon na, ibig sabihin, clickable yung image. So, click natin. So, yan. So, ganun lang kadali. Again, paano ko ginawa? I-click nyo lang po itong gagawa nyo ng animation, yung mag-float in. Then, click the trigger on click sa picture 1. Kasi itong image na to is picture 1. Okay, paano nyo naman malalaman kung picture 1 yan? Kung nakalimutan nyo na. So, dito, sa picture format, selection pane, may kita nyo, picture 1 siya. So, ito naman ay text box 161. Ito ay picture 149. So, tandaan nyo lang yung saan nyo siya ikiklik. So, kung ito ay, kung sinelect nyo itong image na to, picture 1 siya. So, ganun lang yon. So, back to animation tayo. So, yun. Nalagyan na natin siya ng animation. So, once na present natin siya, so, hindi agad-agad mag-a-appear yung text na gusto nating ipa-appear. So, once na-clinic natin to, saka pa lang siya mag-appear. So, yun po yun. How about this one po? Yan. Paano naman natin ginawa to? Dito naman, paano sila nag-appear ng sunod-sunod kahit hindi natin i-click yung image or yung text. So, dito po, first, i-group muna natin tong background na to. So, mag-start tayo dito. So, dito sa pink na to. Then, kasi sabay silang mag-a-appear eh. So, i-group muna natin sila. Paano ko group yun? Click the shape.
Then, hold the shift key sa keyboard, click nyo yung 1, then click nyo rin yung 2010. Then, shape, format, then, group. Yan. So, naging isang image na siya. So, sabay-sabay kasi silang mag-a-appear. Yun yung animation natin. So, una, ito ang unang lalabas, si white one na shape. So, yan yung lalagyan natin ang animation. Nagpo-float in po siya, diba? Float in. Yan. Magpo-float in siya or mag-a-appear? No, float in. Magpo-float in siya. Medyo bilisan natin. Gawin nating half seconds. Yan. 50. Ito. Duration. 50. Then, so, syempre, mag-start pa lang tayo ng animation. So, on click. So, once na-click natin yan, mag-start na siyang mag-appear. So, on click siya. Then, ito naman, sa next na ginawa natin, hindi na siya on click. So, gagawa natin siya ng animation. Mag-float in din siya after previews. Ito po, after previews. So, hindi mo na kailangan i-click. So, after the previews na mag-appear, itong si shape 1, magne-next ka agad siya. So, ang gawin natin, medyo mabilis din siya. Gawin natin 50. Then, magne-next sa kanya. Ito, totoo. Yan. Hold the shift key lang para sabay sila. Magpo-float in naman siya after din ang previews. So, ayan. Duration din niya. Gawin natin 50. So, ayan na po yun. So, try natin. Sa umpisa, mapapansin nyo, nandito po itong dalawa na to. Wala pa kasi silang animation. Dito lang tayo sa una kanina. So, hindi siya nag-appear, di po ba? So, sa unang image natin, naka-on click tayo. So, click natin. Yun, sunod-sunod na siya. Ganun lang po siya, kadali. So, dito naman, sa next, ganun din po ang gawin natin. So, pwede naman siyang, ayan, ito unang mag-a-appear. Then, after previous pa rin siya. Oh, sorry. Una siyang mag-a-appear, then mag-float in. Hindi na siya on-click. After previous po siya. Then, ito naman. After previous, then float in. Mag-float in siya. After previews, hindi on click, then medyo bilisan natin, 50. Then, next sa kanya is this heading and the icon. After, float in din po siya. After previews, medyo bilisan natin. Ayan. After previews, ayan. Sorry. Float in. After previews, ayan. Then, medyo bilisan natin. Ayan. So, mapapansin nyo, one lahat siya. Kasi, ibig sabihin yan, isang click lang tayo. Isang click lang, then tuloy-tuloy na siya. Then, dito naman, sa kabila, syempre, unahin natin to. Float in din siya. After previews, then next tayo dito. Float in din siya. Hindi siya on click after previews. Duration natin is 0.50. Then, ito namang heading at saka itong icon na to. Float in din siya after previews. Then, 0.50. So, kanina, hindi natin napalitan to. Gawin natin 0.50 rin. Sorry. Ito ay float in after previews. So, try natin. So, ayan. So, may mga animation na siya. So, once unang animation natin, on click, yung image, ayan, tuloy-tuloy na siya. Okay. Nakita nyo po. So, ganun lang po siya ka, dali yung animation. So, ito naman, ganun din to. Papansin nyo, meron siya, puro one lang siya. So, sa umpisa lang siya nag- click. Tingnan natin. So, ayan. Paano naman itong
line na yon. Paano natin ginawa yung line? So, ang animation lang natin dito, itong animation sa line. Actually, ang ginamit lang pong animation dyan sa line, itong wipe. Papansin nyo, wipe. Then, yung effect niya is from left. Yon. Then, yung 0.50, medyo mabilis yung duration. Then, after previous siya. After previous. Yan. Kaya, 1 natin siya. Pwede rin naman, for example, mag-a-appear dito yung video natin. O, example, maglagay tayo ng video. Now, once na-click natin yung icon, syempre, hindi agad natin papakita tong video. Mag-a-appear lang tong video na to kapag nag-click tayo ng icon. Okay, mag-insert tayo ng icon. Video icon. Video. Ayan. So, ito. Insert. So, once na-click natin tong video icon, mag-a-appear yung ating video na ipapakita o ipapresent sa ating presentation. So, paano yon? Medyo baguhin lang muna natin ng color yung ating icon. Yan, gawin natin. Medyo pink kasi yun yung ating color palette. Then, lagyan natin ng outline. Ayan. So, paano natin gagawin yun? Na once na i-click natin to, mag-a-appear tong video. So, kagaya ng tinuro ko sa inyo kanina, so, ito yung mag-a-appear. Yan yung lalagyan natin ng animation. Itong video, click the animation tab. Float in, yan, or mag-appear na lang tayo, appear, then, trigger, on click, once na clinic, si graphic 46, kasi graphic 46 yan. So, tingnan natin, ganun lang siya kadali. Click natin to. O, napansin nyo, may hand icon na siya, ibig sabihin, may animation siya, clickable. Ayan. That's all for today. Thank you for watching.